So, hello, hello mga kaoinkoink. So, ito na yung ating nahiwa na chicken fillet. So, ang ginamit nating chicken is yung Thai fillet dahil mas juicy at malaman yung ating ginamit na chicken. Hello, hello. It's me again, mama18, your kaoinkoink tropa, and welcome to my channel. So, hello, hello mga kaoinkoink. So, ito na yung ating nahiwa na chicken fillet. So, ang ginamit nating chicken is yung Thai fillet dahil mas juicy at malaman yung ating ginamit na chicken. And then, kung wala naman kayong rosemary mga kaoinkoink, pwede rin nyo naman gamitin ang salt and pepper lang, as is lang. And tire-rest natin ito ng 10 to 15 minutes para manuot yung kanyang lasa. Gamit din tayo ng 2 small red onion. So, anin lang natin siya. Bibilog-bilogin lang yung ating onion. So, itong ating chicken is 200 grams lang dahil dalawa lang naman kami ng tatay kong kakain ito, and gusto ko pag magluluto ako sakto lang para sa amin kasi ayoko na may leftover arte na. So yan, ibibilog lang natin yung ating red onion. So para lang tayong gagawa ng pork steak or bistek. And then, ikalis-kalisin natin siya para maganda yung even yung pagkakatuto natin mamaya sa kanya. No? So, yung chicken na na-marinate na natin for 15 minutes ay lalagyan naman natin ng cornstarch para pag pan-fry natin ay magkaroon siya ng konting crush. Crush tuloy, crust, no? So, para ma-achieve natin yung crust, and then para ma-prevent na rin yung moisture or para hindi mag-dry yung ating chicken stick. So, yan. Para hindi rin siya mag-dry ulit-ulit. So, yan mga ka-oink-oink, no? Yan. Initin natin yung pan natin mga kaoinkoink at lagyan natin siya ng mga 1.5 tablespoon ng oil. Sakto lang pang pan-fry ng ating chicken thigh. So, ito yung na-achieve natin. So mga kaoinkoink, gagawa na lang tayo ng pinaka-sauce niya. Gagamit tayo ng 3 tablespoon ng soy sauce. And then, since wala tayong kalamansi, gamit tayo ng
1 tablespoon ng suka, and then lalagyan din natin siya ng rosemary para pantanggal lang sa, and then paprika. Depende na itong mga kaoink-oink sa ano nyo, taste nyo. And then, ito lang, medyo gusto ko madami paminta. Sa akin, chicken steak. And then, lagay lang tayo ng konting salt with Himalayan salt. And, 1 tablespoon ng cornstarch ulit. And, half cup ng water. Mix lang natin ito mga kaoink-oink. And then, isi-simmer natin ito. Pag na-simmer ito, lalagay na natin yung ating na-pan-fry na chicken. Mix-mix lang natin yan mga kaoink-oink. Then dun sa same pan, din na natin i-saute yung onion. Tatanggal lang tayo ng konti. Ang toppings natin. Iwan na natin yung iba and then pagay na natin yung ating ginawa. So, medyo nasobrahan ng lapot. Ayan. So pag ganun mga kaoink-oink, kayo na lang mag-a-adjust ng thickness ng inyong sauce. And then pag na-simmer na ito mga kaoink-oink. Ngayon mga kaoink-oink, mag-a-add ako ng 2 kutsarang powder milk. So ginamit natin itong nakikita nyo sa ating video. So ito mga kaoink-oink ay pang pa lasa at pangpalinamnam ng ating chicken steak. Kaya mga kaoink-oink, subukan nyo itong technique nito or additional ingredients para maging rich yung ating chicken steak. Ngayon naman mga kaoink-oink, ay i-add na natin yung ating pan-fry na chicken. I-simmer lang natin siya for about 1 to 2 minutes para mag-incorporate na yung lasa niya. So, yun na mga kaoink-oink. Buto na ating chicken steak. Kulang na lang ang kulang. Ay, kulang. Kanin na lang. So ito mga kaoink-oink, pinagastos lang natin dito is tumataginting na 70 pesos lang. Meron pa ng masarap na chicken steak. Nakinamitan din natin siya ng milk powder. So try nyo mga kaoink-oink with milk powder.
saan, parang naman ang kulang. Then ilagay natin yung ating tirang onion. So may presentation pa mga kapag-kapag. Yan. Para ganahan si tatay kumain. Lagay nyo lang yung onion na nahiwa-hiwa. Ayan. Dagdag lang rin yan. Ganda pa. So, lagyan na mga kaoinkoink. Ang ating pagdagan natin pa mga sauce. Para maganda sa picture. Presenting ang ating Thai fillet chicken steak.